Hello, magandang gabi ulit mga kapuging siya, no? Makita niyo po yung nasa screen ko ngayon. Sir, good afternoon. Would you know if you are qualified to loan for MPL Plus and how much po pwedeng i-loan? Thank you. Nababatid kong kailangan na yata nating mag short vlog. Ito po ang ating kasagutan. Binigay ko po sa email sender yung link ng bagong multipurpose loan plus. Tapos yung link ng downloadable forms nito. At ang wordings natin ay MPL plus is the same MPL which is enhanced to benefit those with 10 years or more in service. Ang hindi ko lang nasabi dito ay yung rate ay naging fixed na siya sa 7% kasi sa lumang MPL meron pang 8% sa lower repayment period. Okay, nakikita po natin dito yung 1-800-8847-4747. Lagi nating tandaan yung number na yan. Ito pa isang katanungan. Good PM po kuya. Paano nga po ulit ma-access kung ilan na ang remaining balance sa konsolo? Para sa mga AAO, kailangan pa nating pumunta sa GSIS gawa ng Data Privacy Act para mag-request ng printout at pipirma tayo sa LO lane na inauthorize tayo ng mga nagre-request. Pero, para sa kaalaman ng lahat, makikita po natin ang ating remaining loan balance sa simpleng paraan ng pag-login sa eGSIS mo. Next question. Good PM po. Paano ko pala i-apply yung MPL Plus? Ang current loan ko is emergency, multipurpose, tsaka GFAL. Pwede pa ba ako magkapag MPL Plus? Opo naman. Same lang siya ng MPL. Pwede na ba ako mag-MPL Plus? Kuya, if meron pa ako current MPL po na na-loan last year, April 2021, ata yun or may. Opo naman, ibabawas ang old loan. Ilang minimum and maximum na pwede kong ma-loan? Ma-approve ba kahit merong GFAL? Hindi ko po siya nasagot. Pero ang kasagutan dyan, as long as ma-meet natin yung COA or GAA required na net take home pay kahit may loan, ibang loans tayo, pwede pa rin mag-loan. Meron na po bang MOA ang BI at GSIS? Kapag nakapag-loan ka na sa GFAL, ibig sabihin may MOA ka na. May MOA na kayo ng agency nyo with GSIS. Okay, let's proceed. Meron po kasi akong nakitang bagong post about GFAL. If ever po, how much po ang available sa MPL po? Kung nakita ko po, available po siya starting April 23 po. Isang myth. Ang pagkakaintindi ng karamihan, ang MPL Plus daw po ay extended GFAL. No, hindi po. Si GFAL na dating loan hanggang December 29, 2021 ay ginawang slogan ni GSIS ngayon 2022 which stands for Ginhawa for All. Ang sagot ko sa kanyang tanong ay wala na pong GFAL
Subalit, meron silang bagong loan na ilulunsad, inilunsad na noong April 23 na tinatawag nilang MPL Plus. Dahil nga MPL ito with plus, ibig sabihin, same MPL with enhancement. Ang no, ang kapansin-pansin na enhancement dito ay ang fixed 7% rate interest at ang extended year of repayment para sa mga may 10 years in service. Okay, try natin i-click to link na binigay natin kay member na may katanungan. Oops. So ito na siya. Okay. Today is May 7, 2022, Saturday. Ito daw po ang multi-purpose loan plus MPL plus. Alright, 10 years to pay. Pero pakibasa, hindi po lahat ay qualified. Okay. You can borrow up to 5 million pesos. Wow, mas malaki kaysa sa 500,000 ng GFAL. Lower interest rate of 7%. Okay. Alam nyo po, yung up to 5 million, parang sale lang yan sa SM. Iba nakalagay doon? Sale up to 50%. Tapos kung kukuha ka na ng item, yung pala 10% lang. Kasi nga, within 50% yung 10%. So up to lang po. Depende lang po sa qualification natin. Alright? So pag na-click mo yung link na yon, ito po yung mga repayment terms. And then nandito na rin po yung mga loan na i-consolidate. Okay. Sinong qualified? Ayan. Dapat, alimbawa sa agency namin, dapat nasa general payroll ka. So, itong at least 3 months premiums, medyo hindi applicable sa agency namin kasi magiging general payroll lang sila kapag na-survive nila yung 6 months probationary period. Okay, not on leave of absence, in case sa agency namin, dapat may sufficient leave credits ka. Hindi ka nakabilong sa insufficient leave credits. Have no pending administrative criminal case. So, titingnan natin dyan yung ombudsman, kung ano-ano pa, NBI, dapat walang case, including administrative case. Belong to agency whose status is not suspended. Okay. So, may mga agency na pwedeng masuspend. Normally ito, pag hindi nakakapag-remit si agency ng mga loans ng members niya. Have resulting net take-home pay not lower than the amount required by GAA. Okay. Ito yung sinasabi natin. Hindi porket up to 5 million ay qualified ka ng 5 million. Depende lang po yun kung magkanong kakayanin ng net pay mo. And of course, kung magkano yung basic pay mo. Belong to an agency with MOA, Memorandum of Agreement, on MPL or GFAL. So, kung nakapag-MPL na kayo dati with your agency or GFAL, automatic, meron na kayong MPL Plus. Alright, maximum loanable amount, nandito rin. Basa-basa na lang pag may time. Next table. Non-permanent employee. Loanable amount din yan. Interest rate daw is 7%. But please take note, kasama sa mga nireply ko kanina is this link and the link for the form. Kasi doon sa form, di porket 7%, ay fixed na 7% siya. Meron po tayong tinatawag na
effective interest rate or considering the time value of money, present value, future value. Kinalimutan na natin yun sa college mathematics, investment mathematics. Bahala na si system ng GSIS mag-compute. Okay, requirements. Alright, steps. Alright, eto naman. Paano mag-apply? Meron tayong eGSIS mo, email, Dropbox, and kiosk. And pinakabagong update is via GSIS Touch. Ito po yung app na downloadable sa Apple Store or Google Store. Based on experience, pinakamabilis na process is using your UMID sa kiosk. Second na mas mabilis is through your eGSIS mo. And then, third and fourth siguro tong email and GSIS Touch. And medyo mabagal, sometimes nawawala daw yung application form, yung via Dropbox. So, in-encourage po ni GSIS na magkaroon ng UMID lahat. Mag-install ng GSIS Touch. Mag-register sa eGSIS mo. Okay. Yun lang po for tonight. Sana walang copyright na ma-violate tong video na to. And sana makaka-educate sa nakakaraming.